Masaya rin pati si Genius Anan dahil may bago ng owner ang MPEX Medical Hospital at sa pagbabalik nga ni Lolo Pepe ay kasama na niya si Giselle na ipapakilala sa lahat. Kaya nang inintroduce na nga ng formal ni Lolo Pepe ang bagong mamamalakad sa MPEX na anak rin ni Lolo Pepe ay masaya si Genius Analyn. Dahil gusto niyang makilala si Giselle ngunit nang makita ni Zoe na tuwang-tuwa si Genius Analyn ay nilapitan agad ni Zoe si Giselle at nakipagplastikan at ipinakilala rin ni Zoe ang kanyang sarili na anak siya ni Dr. Handsome RJ. Kaya natuwa naman si Giselle ngunit mas napabilid pa rin siya sa husay galing at kabaitan ni Genius Analyn. Samantala ay biglang umiksena ang pasyente ni Analyn dahil gusto niyang mabulok si Genius Analyn sa kulungan kahit wala namang ginagawa si Analyn sa kanya. At kahit hindi naman kasalanan ni Genius Analyn na nawala ng panlasa ang chef ay sinisi pa rin si Genius Analyn kaya habang nagkaroon ng gulo sa labi ay biglang dumating si Lolo Pepe. At nagtanong ito kung ano ang kaguluhan na nangyayari kaya nalaman ni Lolo Pepe ang mababaw lang na dahilan ng chef. Kung bakit gusto niyang ipakulong si Genius Analyn kaya hindi makakapayag si Lolo Pepe na basusin si Genius Analyn at sa sinabi ni Lolo Pepe ay nag-aalboroto rin sa galit ang chef at hindi lang raw si Genius Analyn ang kanyang kasuhan kundi pati ang MPEX Medical Hospital. Ngunit hindi natatakot si Lolo Pepe sa anong ikakaso ng chef sa kanal dahil alam ni Lolo Pepe na walang ginawa si Genius Analyn na masama. At dahil close friend at magkakilala rin pala ang chef at si Doc Carlos Benitez ay nakokonsensya si Doc Carlos dahil ayaw niyang tumistigo na sampahan ang kaso si Genius Analyn. Dahil alam niya ang ugali ni Genius Analyn na mabait ngunit ayaw rin naman ni Doc Carlos Benitez na biguin ang kanyang kaibigan dahil may utang na loob siya rito kaya pag-iisipan muna ni Doc Carlos Benitez ang kanyang desisyon. Dahil magaling naman si Genius Analyn at alam din ni Doc Carlos Benitez na hindi pumapalpak si Genius Analyn sa paggamot ng kanyang kaibigan. At hindi rin naman maalis kay Genius Analyn na malungkot dahil first time niyang maka-encounter ng pasyente siya ang kinalaban kaya nagpasalamat na rin si Genius Analyn sa ginawa ni Lolo Pepe sa pagtatanggol sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating Abot Kamay na Pangarap Advance Update. Muli maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.